Bukas. Susubukan mo na ulit tumawid. Pero this time, sigurado ako na makakatawid na ako. Bukod sa okay na kami ni Daddy. Tanggap ko na rin yung fact na hindi talaga tayo pwede. Na kahit tayo na, hindi rin naman magtatagal to. Magkikita pa din naman tayo, di ba? Oo naman. Pero sana matagal pa. Kasi napakaikli lang ng buhay. Ang pangarap. Ikaw, marami ka pang pangarap na pwede mong tuparin at matupad. Sisikat ka pa. Magiging proud sa'yo yung family mo. Kakaroon ka ng sariling pamilya. Magkakaupo. Hindi mangyayari yun, Jane. Dahil ikaw lang. Ni-request pa sana ako sa'yo. Pwede bang i-experience mo yung mga bagay na hindi ko na mararanasan? Kasi life is short. Live your life. Love your life. Gawin mo lahat. Gawin mo lahat ng nasa puso mo. Alam ko kakayanin mo to. May isa akong bagay na hindi ko kayang gawin, Jane. Diba, ito na rin yung huling pagkikita natin. Bakit? Kasi mahihirapan lang ako kung makikita pa kita. Huwag mo na akong ihahatid bukas. Sasabihin na ba natin kay Jane, Mr. Guzman? Eh, paano kung mali tayo? Ma? Hmm? I've been thinking. Kailangan ba talaga natin i-cancel yung contract ni Edward sa Evergreen? O bakit nagdadalawang isip ka? Don't tell me mahal mo pa rin si Edward. Sweetheart, you have to start living for yourself. I-let go mo na itong mga taong nakakasakit sa'yo.
Would you let go of that? You wouldn't, would you? Kaya alam kong maiintindihan mo rin ako. Parang malungkot ka. Alam mo na ba to? Ano to? Tina-terminate nila yung kontrata ng bar? Sigurado ako, kagagawa na naman to ni Valerie. Pwede ba talaga nilang gawin sa atin to? Nagpapayad naman tayo ng renta, di ba? Yung mismong bar yung nire-reklamo nila. Nakaperwisyo daw tayo sa mga tao dito. Safety hazard daw ang bar natin. Dahil sa dami ng tao, nagiging marumi. Maingay. Oy, hindi yan totoo ah. Gawa-gawa lang yan ni Valerie para mapaalis tayo dito. Pero pwede pa rin ma-void yung lease of contract natin dito kung mapatunayan nila. Tol, huwag naman natin kausapin si Valerie eh. Kayusap tayo. Subukan lang natin. Kakausapin ko si Tito Jesse. Hindi mo na ako makakadaan ngayong gabi dyan, ha? Pakisabi kay Monmon. I'm sorry. Hindi pa kasi kami okay ni Valeria. Oo, Berta. Alam niya kung nasaan kayo. Pero sinabihan ko siyang huwag sabihin kahit kanino. Walang pwedeng makaalam nito. Wala dapat makaalam. Anong ginagawa mo rito? Tita, sa inyo na ho ako dumaretso. Kinakansila ho kasi ni Tita Susan yung kontrata namin sa bar. Makikiusap lang ho sana ako na baka pwede makumbinsin nyo na huwag na hong ituloy. Pasensya ka na, masyado kong maraming iniisip nyo yun eh. Wala akong panahon para dyan. Iniisip po? Tungkulusan. Tungkol ba kay Chaberta? Kay Monmon? May problema po ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag kang makikialam. Pero kapatang ko din humalaman kung ano'y nangyari sa kanila. Bakit? Ano ang alam mo sa nangyari sa anak ko? Ano? Walang alam si Alice, malamang wala ding alam si Robbie kung nasan ang pamilya ni Jane. Pero sila pa rin yung nagkakalat ng kumakalat na issue tungkol sa dirty business ng Zion sa Heaven's Gate. Alam ko ang gagawin sa mga yan. Ikaw lang naman iniintay ko eh. Bigyan mo ko ng go signal, pakikilusin ko mga tao ko. Oh, sige, dyan na lang sa table. Thank you. Thank you, ah. Saan natin pagkain? Uy, Alice! Late na ba kami? Hello. Ay, hindi. Sakto lang. Tamang-tama. Ano lang. Pag-start na. Thank you for coming. Robbie, thank okay you. Ka lang? Okay lang po. Thank you po sa pagpunta. Sige po,
Ialay natin ang nobenang to sa minamahal nating si Jane na yumao sa mundong ito at ngayon nagbabalik sa iyo. O Panginoon, sa awa mo, tanggapin mo siya sa malaking kaharian mo. Ngayon ipatungo na siyang namamahinga. Umaasa siya ngayong bumangon na kasama ka. O Panginoon, sa pag-ibig na bumabalot sa amin. Sir, nandito din po yung boyfriend. Lamputin mo na, pati yan. Alam mo na gagawin. Nakausap ko na yung head ng PR natin and they're working closely with our legal team. In full swing na din ang social media to blast the word out there that we're innocent and we have nothing to hide. Today, magre-release na din ng official statement ang Heaven's Gate para to debunk all of the allegations and to reassure our clients and even our partners na their accusations, wala yun. Kamusta ang sales? Unfortunately, 12 ng kliyente natin ang nag-back out sa mga plans nila and yung investors natin nag-iisip na rin kung magba-back out na din. But ma, don't worry. Our statement is ready for press release. And I'm positive thank you enough that it's convincing na maiwan yung kliyente. Suspect pa rin kami. Pero salamat sa pagtanggol sa amin, ah. I have now the report from the private investigator. Tungkol kay Ophelia. Okay. So, here. She is from Quezon. And then nag-DH siya sa Hong Kong for 2 years, I think. Umuwi lang siya kasi namatay yung anak niya. That's it. That's all we know. Nagpapanggap lang yung Ophelia na nangangatulong sa inyo. Jocelyn Irusa lang totoong pangalan niya, dating prostitute sa club. At maliban dyan, may natumbo din akong record sa isang hospital. Okay. Alright, ako nang bahala dito. Maraming salamat, ha? Okay. Thank you. I also spoke to Eileen about yung pag-damage control. It sounds good. The plan really sounds good. I think makakabawi tayo.